Gaano nga ba kahigpit ang seguridad ng mga pinaka-importanteng tao sa mundo? Well, dahil sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang 10 most guarded person in the world. Make sure guys na mabangan nyo ang ating top 1 dahil siguradong magugulat ka sa higpit at dami ng security nito. Kaya simulan na natin. Number 10, Bill Gates. Noong February 1998, si Bill Gates ay nagumpisang magkaroon ng sarili niyang pangalan at naging sikat sa kanyang Microsoft. Ang tagumpay ni Bill Gates ay lumaganap sa buong mundo. Ngunit nagkaroon din ng pagkakataon na inatake siya ng mga pranksters sa Brussels, Belgium. Siya ay binato ng cream pies sa kanyang ulo. Mukha mang inosente ang ginawang pag-atake sa kanya, hindi pa rin may tatanggi ang pagkabigla niya. Matapos ang pangyayaring yon, nagtayo si Bill Gates ng bagong opisina at dinisenyo ito na mayroong bulletproof walls. Maging ang kanyang mga trabahador ay kinakailangan dumaan sa security check bago makasalamuha si Bill Gates. Ang kanyang galing at talino ang naging susi sa tagumpay ng Microsoft Company. Kung kaya't ganun na lamang ang pag-iingat sa kanya, sa yaman at galing ni Bill Gates, hindi na nakakapagtaka na talaga namang maraming kapahamakan ang nakapaligid sa kanya. Number 9, Mark Zuckerberg. Napakaraming matagumpay na tao ang talaga namang gumagastos upang masiguro ang kanilang seguridad. Ang may-ari ng Facebook na si Mark Zuckerberg ay gumagastos ng $7.3 million para sa kanyang seguridad noong taong 2017. Ang mas nakakabigla pa ay nitong nakaraang summer lang, sinasabi na gumastos sila ng $20 million para sa kanyang seguridad. May mga pagkakataon pang kung pupunta si Mark Zuckerberg sa isang bar ay kinakailangang masigurado ng kanyang security na walang tao sa kanyang dadaanan upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Di maitatanggi na kung isa kang kilala, sikat, matagumpay na tao, ang buhay ay laging naglalagay sa panganib. Kung kaya't kinakailangan nito ng dobling pag-iingat at lalong-lalo na ang seguridad. Number 8, Xi Jinping. Si Xi Jinping ay controversial na panghulo ng bansang China. Sa kapangyarihang taglay ni Xi Jinping, natural lamang na magkaroon ng banta sa kanyang buhay. Pinaniniwalaang mahigit 5,000 tao ang nakatalaga upang siya ay bantayan at protektahan. Gumagamit rin ang kanyang security team ng mga teknolohiya gaya ng drones upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Nagtalaga rin ang China ng cyber security na siyang nag-aasikaso sa lahat ng pagbabanta sa buhay na matatanggap ng presidente mula sa mga online platform. Sa katanyagan at matunog na pangalan ng presidente ng China, di may pagkakaila na marami ang maari magtangka sa kanyang buhay. Dagdag pa rito ang katotohanan na ang China ay isa sa pinakamalakas na bansa. Number 7, Mohammed bin Salman. Si Mohammed bin Salman ang prinsipe ng Saudi Arabia. Kilala rin siya sa larangan ng politika at ekonomiya sa buong mundo dahil sa oil company na pag-aari ng kanyang estado. Si Mohammed bin Salman at ang kanyang pamilya ay tanyag bilang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Ngunit may mga kontrobersiya ding nasangkutan ang prinsipe na ito. Nagkaroon rin siya ng iba't ibang kaaway mula noong taong 2017. Kaya't pinalakas ng prinsipe ang kanyang grupo na mangangalaga sa kanyang kaligtasan at seguridad. Pinagsama niya ang mga militar ng Saudi Arabia at iba pang ahensya ng seguridad sa kanilang bansa. Sa ngayon, mayroon siyang 1,000 tao na nangangalaga at nagbabantay sa kanyang kaligtasan. Pinaniniwalaan na gumastos ang prinsipe ng mahigit $20 billion para sa mga gamit pang militar noong nakaraang 2 taon. Number 6, Queen Elizabeth. Bilang parte ng royal family, may responsibilidad ang bawat miyembro ng pamilya na makisalamuha sa kanilang nasasakupan. Ang pagiging maharlika na may responsibilidad na humarap sa kanilang nasasakupan ay isang malaking panganib para sa kanila. Ngunit tila ba ang maharlikang pamilya ni Queen Elizabeth ay hindi nakakarandam ng takot? Bakit nga ba? Sapagkat mayroon silang malakas at malaking grupo na nakabantay sa kanilang seguridad. Pinaniniwalaan ang mga bantay ng kanilang kaligtasan ay nananatiling lihim sa publiko at nariyan lamang sa gilid na nagbabantay at tahimik na nagmamasid. Ang tawag sa grupo na nangangalaga sa kaligtasan ni Queen Elizabeth ay Queen's Guard.
na naglalayong panatilihin na ligtas ang reyna sa bawat lugar na napupuntahan ng reyna. Sinisiguro ng kanyang gwardiya na ligtas ang lugar bago pa man niya ito mapuntahan. Maging sa kanyang pagbiyahe, hindi nawawala ng mga kasunod na pulis ang kanyang sasakyan. Ang pagiging maharlika at reyna ay natatangi at may kaakibat na napakabigat na responsibilidad sa kanya nasasakupan, kung kaya't ang kanilang kaligtasan ang siyang prioridad ng lahat. Number 5. Prince Harry and Meghan. Gaya ni Queen Elizabeth, si Prince Harry at Meghan ay isang maharlika. Ang kanilang bahay ay malayo sa kabiasnan ng London, siguro upang mapanatili na rin ang kaligtasan ng mag-asawa. Malayo man sa tao ang bahay ng mag-asawa, sinisiguro pa rin ang kanilang kaligtasan. Mayroong mga makabagong kamera at sensors na nakakabit sa kanilang bahay upang mabantayan na rin ang anumang kilos sa kanilang bahay. Ayon naman sa mga nakapunta na sa bahay ng mag-asawa, ang paggamit ng drone sa kanilang bahay ay mahigpit na ipinagbabawal. Kakikitaan pa ang lugar na malapit sa kanilang bahay ng mga babala at nagsasabing hindi maaring gumamit ng drones mula sa lugar na yon. Maging ang kahit anumang air-controlled technology ay mahigpit ring pinagbabawal. Ang mag-asawa ay mayroong nakatalagang 1,000 highly trained na militar na may responsibilidad na bantayan at siguraduhin ang kaligtasan ng prinsipe at si Meghan. Number 4. The Pope. Ang mga bantay ng Pope ay nakadamit na tila ba dadalo sa isang Renaissance fair. Ganito man ang kanilang itsura ng pananamit, sila ay mga high-end security. Ibig sabihin, ang bantay ng Santo Papa ay dumaan sa napakaraming pagsasanay patungkol sa pagbabantay sa kaligtasan ng isang tao. Ang grupo ng seguridad ng Santo Papa ay binubuo ng mga top ex-Swiss na sundalo. Ang grupo nito ay nagsimula pa noong 1506 sa panahon ni Pope Julius II. Ang Swiss Guard na siyang nagbabantay sa Santo Papa ay tinuturing na pinakamatandang grupo ng militar. Gayunpaman, hindi maiiwasan na makisalamuha sa napakaraming tao ang Santo Papa sapagkat siya ang People's Pope. Mapanganib ang ginagawa ng Santo Papa na pagharap sa sandamakmak na tao na habang siya ay nakasakay sa isang sasakyan. Ang kaligtasan ng Santo Papa ay napakahalaga kung kaya't ganun na lamang ang pangangalaga sa kanya ng mga Swiss Guards. Ang Swiss Guards ang grupo ng seguridad na hindi mo dapat subukan sapagkat sila ay dumaan sa matinding pagsasanay at handang gawin ang lahat upang makasiguro sa kaligtasan ng Santo Papa. Number 3. Kim Jong-un. Si Kim Jong-un ang presidente ng North Korea. Sa pangalan pa lamang ng bansang ito, siguradong papasok agad sa iyong isipan na ang security team ng presidente ay hindi basta-basta. Ang kanyang pamumuno ay kilala bilang brutal. Mababakas sa pagkatao ng presidente na wala siyang kinakatakutan at walang sino man ang gugustuhin na banggain at kalabanin siya sa kapangyarihang taglay niya. Sigurado sa isang bigkas niya lamang ng salita ay maaring matapos ang iyong buhay. Ganun pa man, mayroon pa rin nagtatangka sa kanyang buhay. Pinagtangkaan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang biochemical weapon. Magmula noong insidente yon, nagdagdag pa ang presidente ng kanyang security team. Ito ay binubuo ng mga martial artists na dumaan sa matinding pagsasanay. Sila ang kadalasang makikita na tumatakbo kasabay ng sasakyan ng presidente. Sa tuwing bibiyahin naman ang presidente, mayroon itong kasabay na 2 jet planes. Sa kabuuan, mayroong 90,000 na militar si Kim Jong-un na nakatalaga sa kanyang kaligtasan at ang nangipagtanggol siya sa oras ng kapahamakan. Number 2. Vladimir Putin. Matunog ang pangalan ni Vladimir Putin sapagkat matagal siyang naglingkod sa bansang Russia. Sa tagal niyang nagsilbi sa bansang Russia, napanatili ang kanyang kaligtasan dahil sa kanyang seguridad. Kilala si Putin sa pagkakaroon ng napakaraming kaaway kung kaya't mayroon siyang nakatalagang lihim na security. Ang bawat lugar na kanyang pupuntahan ay sinisiguro ng kanyang security na ligtas at walang mababakas na kapahamakan. Ang kanyang grupo ay mayroong armored cars, maging drone na nagsisilbing bantay ni Putin mula sa himpapawid. Nagtalaga rin si Putin ng psychological team na siyang mag-aanilisa sa mga natatanggap niyang banta sa kanyang buhay. Marami mang nagiging katunggali at natatanggap na banta sa kanyang buhay si Putin, panatag pa rin siyang namumuhay sapagkat nariyan ang kanyang security team na handa siyang iligtas at ipagtanggol sa kahit anumang kapahamakan. At ang ating panghuli, number 1, Donald Trump. Bago pa man naging presidente noon si Donald Trump, mayroon na siyang security team dahil sa pagiging isang bilyonaryong negosyante. Nang siya ay naging presidente na ng USA, tila ba nagkaroon na siya ng maraming kaaway
at ang kanyang kaligtasan ay naglalagay sa alanganin. Sa tuwing siya ay naglilibot, mayroong 1,000 militar ang nakasunod at nakapaligid sa kanya. Ang kanyang motorcade naman ay mayroong kasamang quick response team. Maging ang kanyang mga sasakyan ay lubhang dinisenyo upang siya ay maprotektahan maging sa loob man ng sasakyan. Ang kanyang kotse ay pinangalanan pang The Beast. Gumastos naman si Trump ng $16 million para sa 1 Cadillac na sasakyan. Ito ay dinisenyo upang mapanatiling ligtas at buhay ka sa gitna ng mga hindi inaasahang pag-atake mula sa mga di kilalang tao na nagnanais masaktan o pagbandaan ng buhay ni Donald Trump. Well kayo guys, kanino kayo mas napahanga dahil sa higpit ng seguridad? Well, i-comment mo na yan sa ating comment section sa baba para malaman namin. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo rin ang mga video nito na tiyak na mag-enjoy ka. Once again, this is Kim TV and thank you for watching. God bless!